everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's vlog, ayun nga, nakita nyo sa ating title. So ngayon guys, subukan na natin yung nabili natin sa Shopee na panlinis ng laptop. So tingnan natin kung effective nga ba siya or epic paid lang. So without further ado, let's start! Na panlilinis nga natin sa ating mga laptop. Try natin siya kung gagana ba siya or magiging oily lang ba yung ating screen. So, ayan. Tatry ko muna siya guys muna sa aking tablet and then saka natin siya itatry sa laptop. Baka kasi mamaya mag-moist-moist lang yung screen niya eh sayang lang siya. So, ayan guys yung ating laptop. Kung makikita nyo guys, ayan may mga parang mugmug-mugmug siya dyan sa screen niya. So, lilinisin natin yan guys gamit yung nabili natin sa Shopee na, ano, na screen cleaner. Ayan. So, kayan nga pala guys yung nabili kong webcam sa Shopee din. So, ayan guys, di ko nga siya pinanasan, no? Kasi gusto kong makita nyo na kung effective nga ba yung nabili natin sa Shopee na panglinis. So, nga pala guys, sinubukan ko na siya sa cellphone at maganda naman siya guys. Hindi nagmantimantika yung screen ng cellphone ko or hindi siya nag-oily. So, ayan, start na natin siyang linisin. Gaan nyo guys sa may Shopee haul ko, no? Ito lang yung kasama niya na cloth pang linis dun sa mga screen. So, ngayon, bumili ko ng ano, microfiber na towel. Ayan. So, ito guys yung gagamitin natin na pamunas para malaki-laki naman siya. So, itry ko muna siya guys sa aking cellphone. Ito. Ayan. Makita nyo naman ang dumi ng cellphone ko guys na naglalangis, kahahawak. So, ayan, tapos natin siya dito kung matatanggal ba yung pagka-oily ng kanyang screen. So, eto guys yung pang-spray na kasama dun sa, ano, sa screen cleaner. So, spray nyo lang siya dito sa cloth. Ayan. Spray nyo lang siya and then, saka natin ipupunas ngayon dito sa ating foam. Pwede rin nyo siya guys gamitin din sa mga flat screen yung TV. Pwede nyo rin siyang panglinis. Kasi di ba minsan pag nahawakan natin yung screen, nagbakat-bakat dun yung kamay. Tapos minsan kahit anong ipamunas mo, hindi pa rin siya natatanggal talaga. So ito na siya guys after ko mapunasan. So yan, nakita nyo yung screen ng cellphone ko, talagang ganyan siya. Palitin na kasi siya guys ng, ano, ng tempered glass. So ngayon, itatry natin dito sa screen ng ating laptop. So okay po guys, punasan itong bimpo na to. Punasan naman natin siya nitong maliit na panglinis. So, ayan na siya guys. After natin na mapunasan, di ba, luminis na siya. Antayin lang natin siyang matuyo at mag-set yung ating pinang-spray. So, ngayon naman, ang lilinisin natin yung ating keyboard. So, ayan guys, yung keyboard. Nakita nyo naman, ang dumi ng keyboard natin, no? Ayan, linisin natin siya. So, ayan guys, yung nalinis natin na screen. Nakita nyo ba guys? Focus ko lang ha. Ayan, nawala na yung mga puti-puti na parang alikabok kanina dyan sa screen natin nung nalinis natin nung laptop cleaner, screen cleaner. Ito guys yung kasama niyo yung pang-brush, kaso ang tigas niya oh. Baka kasi masira lang yung inyong ano, pero dito sa keyboard pwede niyo siyang pangwalis-walis. Sa mga
gilid-gilid. So kasi guys, ginagamit ko kasi yung mouse sa laptop ko. Kasi nahihirapan ako dito sa ano niya, touchpad dito sa may mouse, nahihirapan ako kaya mouse yung ginagamit namin. Tapos pag hindi ko na siya guys ginagamit, for example, ano, tapos na ako dito sa paggamit ng laptop, ilalagay ko siya sa dust bag. Naalala niyo guys yung pinaglagay niya nung ano, nung bagong bili natin siya. Ito yung kanyang dust bag. Siya tinapon. Kasi dito ko nga siya inilalagay sa loob para yung loob ng laptop natin ay hindi ka agad dumumi. Tapos isa pa guys, kung gagamit kayo ng laptop, kailangan ilalagay nyo lang siya sa patag na surface. Or dapat hindi nyo siya ilalagay sa ibabaw ng unan, sa ibabaw ng kama, sa ibabaw ng foam. Kasi once na ginagamit nyo siya guys, nag-iinit siya, hindi sumisingaw yung kanyang init. So ako ito, ipagawa lang ako ng patungan dito sa asawa ko nitong laptop. Para in case yung init niya rito sa ilalim ay sumisingaw. Saka hindi ko naman siya pinapatong guys sa kama. Lagi dito rin sa tiles na patungan niya dito sa may laptop table. So, ayan, malinis na yung ating keyboard, diba? Compared din kanina na marumi talaga. So, ayan lang guys yung ginagamit ko na panlinis ng ating laptop. So, ayan, malinis na siya. Tandaan nyo guys, sa mga gadget na ginagamit natin, kailangan proper caring sa paggamit at saka kailangan huwag nating abusuhin yung paggamit ng ating mga gadget nang sa gayon, hindi sila kaagad masira. Sabi nga nila, nasa gumagamit lang yan, di ba? Kahit anong mahal ng gadget mo, kung barara ka naman sa paggamit, kung san-san mo lang binabagsak, kung san-san mo lang nilalagay, syempre, kung ganan din yun, kung gano'ng makamahal yun, may time din na masisira, di ba? So ito guys, ilalagay ko na siya sa dust bag para hindi siya marumihan. Kasi ito yun, no? Kasi ito guys, yung mga ano na yan, minsan papasukin niya ng dumi. Kaya kailangan, pag hindi mo ginagamit yung laptop mo, ilalagay mo siya sa dust bag. Kasi maaaring pumasok yung mga dumi-dumi dyan sa loob. Syempre, maapektuhan yung laptop natin. So, ito yung dust bag. Nalalagay ko lang siya yan. Yan lang guys, yung ginagawa ko sa laptop ko para magtagal yung ating laptop at hindi siya kaagad masira. So, ayan. Tapos, pagkagamitin ko siya, alisin ko lang siya sa dust bag and repeat the process. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung video natin for today. Sana yung nagustuhan niyo yung tutorial natin kung paano ko alagaan at paano kulinisin yung aking laptop. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And see you again to my next vlog. Bye!